Pasalamat pa rin tayo dahil hindi tayo masyado kaming napitwan katulad ng isang malaking bansa. At sana, syempre naman, matatapos din sana ito kaagad. So, na hindi naman sa lutak pa na yung hira pa. COVID-19 ay napakalaking pinsala sa lahat, lalo na sa LGBTI community. Dadalawahing grupo ko ang LGBTI community, ang mga aktivista at mga mainstream na LGBTI persons. Una-una, pinsala sa kabuhayan o tinatawag kong limitadong kabuhayan kasi alam naman natin na ang mga LGBTI persons meron pa rin discrimination. Marami sa atin na nasa informal na sektor pa rin na nagtatrabaho. Ibig sabihin nito, sila ay hairdresser, sila ay staff sa grocery, sa kainan, sa milk tea, sa palengke. At ito ay alam natin na no work, no pay. Mas tignan natin ng pansin yung mga nasa mga laylayan na ating lipunan o yung mga marginalized sector kung tawagin. So as a businessman, as a stylist, syempre meron din ako mga tauhan. Dapat tutulungan ko rin sila mula nang mag-umpisa kami magsara yung aming pangangailangan. At saka mahirap din sa part ko, lalo na kami tayo mga bating, di ba? Mahirap magtrabaho, kailangan magkayod na magkayod para kumita, para sa araw na kabuhayan. Hindi pwede guys naman sa business, malaki po ang epekto din sa amin. Siyempre, yung kailangan ko po namin pang araw-araw na kita para sa aming rental, sa aming mga bills, siyempre. At saka siyempre sa aming mga pagkain. Hindi ako gaanong makalabas para sa mga home service ko. Especially yung mga event na naubong or na-cancel, like graduation, which is hindi ako makapag-home service ng makeup. Pero nung lockdown, hindi ko alam kung ano nga doon ko, wala akong income nito. Nakatakira during some business owner. Kasi ang income ko monthly is 100 to 150,200. Hindi na nawawala ako sa ano dahil dyan sa lockdown. Araw-araw namin kinikita mula sa aming mga kliyente. Ngunit, wala nang kami, kailangan namin magsara dahil kailangan din talagang ipasara ng gobyerno yung mga negosyo. So, ang nakakaawa is yung mga taong mga walang ipon sa panahon ngayon. Kasi, syempre, yung mga common commodities na kailangan natin, bigas, mga araw-araw na pagkain, ulam, paano na lang kung may kailangan pang araw-araw na gamot? Minsan nagbukas kami dahil kailangan namin kumita. So, may pumupunta naman doon, pero syempre, yung aming time na binigay sa amin naging limited. Until such time, talagang sinara na namin kasi nga bawal na talagang lumabas. Yung aming mga staff din kasi, napayuhan ko rin sila na maging handa all the time. So, tulad nito, hindi na natin talagang at hindi natin ito gusto. May tulong naman na tulong sa mula sa barangay, sa aming local government, nagbibigay ng bigas. Bumanatabi namin yung iba namin sa laki, tinutulong lang din namin sila. Tapos may mga kliyente rin tumatawag sa amin, nagpa-home service talagang. Pero limitado naman yung gawa namin. Kung makakalabas, meron naman yung gawin mga quarantine pass. So pumupunta rin kami sa ibang barangay para gawin yung kanilang service. Kahit paano, nakikitain mo pa sa araw-araw na gastos yun. Nakalabas po ako ng dalawang beses nung isang araw at kahapon. At yung isa naman po ay dinala ko sa bahay. Nakapag-gupit po ako, nakapag-color po ako, nakapag-Brazilian po ako. Po nakakatakot din, pero syempre, kailangan ko rin po ng budget. Kaya ginagawa ko po itong home service. Kasi ito po yung source of income ko para may pambigay din po ako sa bahay at maibili ng aking pagkain sa pang-araw-araw. Well, na-affect ng lockdown yung work ko as a drag queen and work namin as a drag queen na yung wala kaming kita for 3 weeks already. So, I mean, ginagawa lang namin. Yung iba actually ng mga drag queens, they gumagawa sila ng show online. And ayun, kahit pa paano may nabibigay ng tips.
through GCash or to any bank related thing. So medyo mahirap sa amin yung naging epekto ng lockdown actually. Pinipilit namin maging masaya. Nakikita ko sa inyo na talagang nagtutulong-tulungan na naman din kami. Kung sino meron, ako ka na lang. Ganon. And then, sa tingin ko, ganon din ginagawa ng home service. Pero lalong nalilimitahan ito nga kasi bawal na yun. We have time, meron tayong social distancing, right? Actually, nabalitaan ko yung itutulong ng pamahalaan about sa negosyo. Sana nga totoo kasi napakahirap sa aming mga business. May mga business na siyempre hindi mo alam kung saan yung kukunin yung bayad mo. Well, yung tulong ng government sa amin kasi hindi namin sure kung saan kami babagsak, kung sa formal or sa informal workers ata yun. Medyo mahirap sa amin kasi hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pang-everyday na panggastos. Noong last week po, nakatanggap po kami yung 2 kilong bigas na may 2 sardinas din po at saka noodles. Kung tutusin po, kulang po siya, pero nakaka-survive naman po kami kasi may natitira po kaming ipon para makabili po ng aming makakain. Ng ibang mamayan kasi yung pagkain para sa hindi talaga nakapaglanda sa nangyaring ito sa atin sa COVID-19, sana mabigyan sila ng tamang pangailangan nila na ayuda. Nawagan ko lang in behalf of the drag queens na mag-work sa Philippines sa ating gobyerno is sana i-clarify nila kung saan kami under and sana kahit papano makakuha kami ng tulong na financially sa government kasi kahit papano nagkatrabaho din kami, di ba, sa as a drag queen, as entertainers. Kung sana ay natupad naman yung ayuda na pinapangako ng gobyerno sa atin, mas maganda. Wala, nahihirapan din makaabot sa atin yung tulong ng barangay at tulong mula sa munisipyo. Kaya nakakaawa talaga yung mga walang ipon sa panahon ganito. Agarang pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga tao, especially yung mga mahihirap na walang-wala talagang makakain sa isang araw, yun yung dapat nilang i-prioritize bilang government natin. Yun ang una nilang maging concern. At yung iba naman po na kaya naman pong makabili, huwag po basta daing ng daing dahil ang government ay kumikilos naman po para sa atin. Matuto na tayo maghanda and mag-ipon na tayo kaya para in case in nas magsana maulit tong nangyayari sa atin, meron tayong kahit pa paano ipon or alam mo na panggastos. Lahat apektado, lahat apektado yan. Yun yung isa din sa malaking factor na kailangan natin i-apply na servisyo at ng mga ayuda. Itong mga darating na panahon, mas hindi ko alam kung mas magiging mabuti na ang kalagayan o mas makakasama pa. Pero kahit sana anong mangyari, hindi tayo laging iniiwan.